Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, January 19, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. The former secretary may have unwittingly approved the new parameters which increase the price and decrease the quantity of laptops to be purchased. DepEd at budget officials na sangkot sa pagbili ng overpriced laptops nung pandemya. Pinakakasuhan na ng Senate Blue Ribbon Committee. Procurement service ng DBM, pinabubuwag rin. For us to defend ourselves politically, somebody had to enter politics. President Marcos Jr. kumarap sa international community sa Davos. Dahilan ng pagpasok sa politika, para raw sa survival ng kanilang pamilya. Ang nakuha sa kanila ay 25 grams, which is equivalent to 170,000 ang street value nito. Dalawa sa tatlong pulis na tiklo sa buy-bust, dumipensang walang kinalaman sa droga. NCRPO iginiit, walang sasantuhin sa paglilinis ng kanilang hanay. Nagkaroon ng konting-konting adjustment. No? Siyempre, halos lahat talaga ng bilihin ngayon, pati mga ingredients namin tumaas eh. At sa ating Consumer Watch, sa nalalapit na Chinese New Year, presyo ng tikoy tumaas na ng hanggang 30 pesos. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Ilang kinatawanan ng DepEd at DBM inirerekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee na masampahan ng kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at perjury kasunod ng naging pagdinig tungkol sa mga overpriced pero lumang laptop na binili ng DepEd. May balitang A to Z si Micaela Ilao. Pinasasampahan ang kaso ng Senate Blue Ribbon ang ilang opisyal ng Department of Education at Department of Budget and Management na sangkot sa pagbili ng mga overpriced pero lumang laptop ng DepEd. Graft at perjury ang inirekomendang ipataw kina former DepEd Undersecretary Alain Del Pascua, kasalukuyang Undersecretary Annalyn Sevilla, former DepEd Assistant Secretary Salvador Malana III at Director Abraham Abanil. Kasama rin sa kakasuhan sina former PSDBM OIC Executive Director Lloyd Christopher Lau na nasangkot na rin sa issue kaugnay sa formally. Gayon din ang former PSDBM OIC Executive Director Jason Merwayan at iba pang miyembro ng Special Bids and Awards Committee. Kasong falsification naman ng public document ang dapat na ipataw kay Sevilla at dating Executive Assistant Alec Ladanga. Ayon sa Blue Ribbon Committee, aabot sa 979 million pesos ang umano'y ninakaw ng mga opisyal. Yung sales invoice, yung dokumento na lumabas po sa final receipt at yung dokumento rin po na nagpapatunay ng actual na presyo, kung saan pasok naman po yung reasonable allowable profit of 15% at lumalabas po na malaki po yung overprice. Ulitin ko po, liliwanagin ko. Yung salita pong overprice ay nanggaling sa Commission on Audit. Inirekomenda rin ng komite na buwagin na ang PSDBM. To require government departments, agencies, office instrumentalities, including GOCCs, SUCs and local government. At ibalik ng mga opisyal ang 979 million pesos na umano'y ninakaw. And the amount actually recovered to be placed in a special national teachers trust fund. Nilinaw naman ng Blue Ribbon na walang koneksyon o pananagutan si dating DepEd Secretary Leonor Briones sa issue. Page 159 of the committee report would mention how the former secretary may have unwittingly approved the new parameters which increase the price and decrease the quantity of laptops to be purchased. Nagamit po siya. Sir, pero yung legal liability, wala siya. Sa ebidensya po lumabas, wala. Base po sa ebidensya. Iba po yung spekulasyon, iba po yung haka-haka. Iba naman po yung lumabas sa hearing. Lahat po ng ginawa natin ay base po sa ebidensya
at base po sa batas. Ikinatuwa naman ng ACT Teachers Party List ang naging aksyon ng Senado tungkol dito. So isang ulitang development ito, no? Pero kung naman ay kailangan matiyak ito, no? Matiyak ito hanggang dulo. Ayon naman sa DepEd, wala pa silang natatanggap na kopya ng committee report pero kinukonsidera nila ang rekomendasyon ng Senado. We will definitely consider those recommendations and findings so that we can also strengthen our internal controls in terms of procurement in DepEd. Dagdag pa ng DepEd, inaaksyonan na nila ang pagsasaayos ng procurement process ng ahensya. Hiniwalay na po natin yung procurement from the admin strand. Ginawa po nating isang strand ang procurement alone para po matutukan natin yung procurement process po talaga. Aantayin din nila ang abiso ni DepEd Secretary Vice President Sara Duterte kung ano ang gagawin sa mga opisyal ng DepEd na kasalukuyang nakaupo pa sa departamento. We will have to see if it will be a case that will be filed by the Ombudsman or DepEd. Because lalo na itong case na to, it's not only limited yung mga, let's say, the administrative matter, the transaction in general, it's not limited to just one agency. Sinubukan naman hingin ang payag ng mga iba pang sangkot sa issue, pero wala pang sagot ang mga ito. Para sa Balitang A to Z, Micaela Ila. Hindi naiwasan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pag-usapan ng pagpapatalsik sa pwesto ng kanyang ama sa isang talakayan sa Davos, Switzerland. Dito ibinunyag ni PBBM ang tunay na dahilan ng kanyang pagpasok sa politika. Alamin sa ating Balitang A to Z. Para ipagtanggol ang kanilang pamilya. Ito ang inamin ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa international community na dahilan kung bakit ito pumasok sa politika. For us to defend ourselves politically, somebody had to enter politics and be in the political arena so that at least not only the legacy of my father, but even our own survival required that somebody go into politics. Sa isang talakayan sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland, sinabi ni Marcos na naging napakahirap raw ng kanilang buhay matapos ang EDSA People Power Revolution na nagpatalsik sa diktadoryang rehimen ng kanyang ama. We were in exile for 6 years, so we weren't sure if we were coming back at all, physically coming back. My father never made it back. He died in Hawaii. So that was a very trying time. Those were dark days for the family, and I dare say even for the country. Pero para sa martial law survivor at dating Commission on Human Rights Chairperson Eta Rosales, kalokohang tawagin na madilim na kabanata ang EDSA Revolution para sa mga Pilipino. It was liberational for the country to get rid of a dictator through the people's revolt. That's from his perspective, of course, because his perspective is unfortunately limited to the parameters of his family. I'm talking about the Filipino people and the Filipino nation. Giit pa nito. Maybe they should think about themselves. They should know why they were in exile in the first place. The Filipino people ousted them. Ayon sa Human Rights Victims Claims Board, mahigit 11,000 na Pinoy ang naging biktima ng pagpatay, torture at iba pang human rights violation sa ilalim ng martial law dictatorship ni Marcos Sr. Nais paimbestigahan ng Makabayan Block ang mga business trip ng Pangulo dahil malaking paggastos ito. Habang ipinagtanggol naman ng economic managers ng Pangulo ang naging pagpupulong nito sa Davos, Switzerland. May balitang A to Z si Giselle Simon. Nananawagan ng Makabayan Block na imbestigahan ng business trip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Ayon sa grupo, dapat isiwalat ng gobyerno kung sino ang naghahawak sa mga pagbisita ng Pangulo sa iba't ibang bansa. Maituturing raw kasi itong labis sa pagwaldas ng pera ng kaban ng bayan. Lalo't bitbit niya ang kanyang pamilya at napakalaking bilang ng delegasyon. President Marcos Jr.'s Davos trip with a large delegation consisting of cabinet members, friends and allies is a complete waste of government resources. Kasi ang laki-laki naman itong 70 para nakakahiya sa ating sa iba't ibang mga delegates doon sa Davos na meron lang mga less than 10 yung delegates nila. Tayo 70. Ano ang ginawa nitong iba na to? Samantala, ipinagmalaki naman ng economic managers ni Marcos ang mga business trip nito.
Ayon sa kanila, dumadami raw ang nagnanais na mag-invest sa bansa na magdadala rin ng trabaho sa mga Pilipino. First time face-to-face. And secondly, we have a very nice story to tell yung anong sitwasyon natin after the pandemic. They would want to hear whether the story that's emerging in the Philippines is sustainable, it's a long-term one, because if they come in, it is a long-term decision. Matatandang una ng sinabi ni Marcos sa mga investors na maaaring lumago sa 7% ang GDP ng bansa. Samantala, sa Davos pa rin, inamin ni Marcos na napupuyat ito sa kakaisip sa issue sa South China Sea. Keeps you up at night, it keeps you up in the day, keeps you up most of the time. It's very dynamic. It's constantly in flux. So you have to pay attention to it and to make sure that you are at least aware of the present situation so that you are able to respond properly. Ayon pa kay PBBM, ang Pilipinas ay nasa gitna ng tensyon ng China at ng Estados Unidos. Whenever these tensions increase, when the ships come out, the Chinese send their Coast Guard vessels, the Americans answer, we are watching as bystanders and said if something goes wrong here, we are going to suffer. Pero sa huli, tiniyak ng Pangulo ang pagiging transparent nito sa dalawang bansa. At nakatuon ang foreign policy ng Pilipinas sa pangangalaga ng kapayapaan. Para sa balitang A to Z, Giselle Simon. Sa ibang balita, tatlong alagad ng batas na natiklo sa Bybust Operation itinangging sangkot sila sa illegal na droga. Habang NCRPOE giniit, walang sasantuhin sa paglilinis sa kanilang hanay. Ang balitang A to Z mula kay Kim Salinas. Paano mo nilaman, sir? Kanina pa ako napapuhin. Ito ang mga kuha sa body camera ng NCRPO sa isang bybus operation sa Santa Cruz, Manila nitong Lunes. Matapos ang palitan ng bayad at ng droga, agad na hinuli ang nasabing dealer sa kana pag-alaman na isa rin pala itong pulis. Police staff sergeant ang rangko nila. Ang nakuha sa kanila ay 25 grams, which is equivalent to 170,000 ang street value nito. 10 taon na sa serbisyo ang nahuling pulis na nakatalaga pa mismo sa Drug Enforcement Unit ng PNP. Pero kumpiyansa itong magne-negatibo sa isinagawang drug test. Hindi nila pinakita sa akin yung result, pero sure naman ako na magne-negative ako dahil hindi naman talaga ako nagde-drugs. Ang masaklap na dawit rin sa pagkakahuli ang dalawang kaibigan nito na kapwa pulis rin. Pero depensa nila, tumulong lang silang hanapin ng kanilang kaibigan sa pakiusap ng asawa nito. Pag-check namin sa Find My iPhone, nasa area siya ng Doroteos eh. Pag-check namin doon, sabi ko, punta natin, baka napahamak na. So pagpunta namin doon, ayun, nahuli na pala siya. Nakasuhan po na kami ng obstruction of justice. Sinasabi na parang napakailaman namin yung trabaho nila, sir, ng operation. Maring itinanggi ng dalawang pulis na hindi sila sangkot sa kahit ano pamang kalakaran ng illegal na droga. Nahuli ang mga pulis sa harap ng paghingi ng courtesy resignations sa matataas na opisyal sa PNP bilang bahagi ng internal cleansing sa kanilang hanay. So kung makikita mo, walang pinipili, mapa-uniform man yan o civilian, full swing ang trabaho ng ating Regional Drug Enforcement Unit ng NCRPO. Tuloy-tuloy naman ang surprise drug test ng PNP sa kanilang hanay, sumalang nung nakaraang linggo ang mga colonel at general na pawang nagnegatibo sa droga. Habang kanina ay nagkaroon ulit ng surprise ang drug testing sa mga police personnel naman ng Camanaba area. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Patuloy na naniniwala ang pamilya Mabasa na ginagawa ni dating Bucor Chief Gerald Bantag ang lahat upang maantala ang pag-usad ng kasong murder na isinampa sa kanya sa pagpaslang sa radio broadcaster na si Percy Lapid. Ayon kay Roy Mabasa, sagutin na lamang ni Bantag ang mga paratang sa kanya ukol sa pagkasawi ng kanyang kapatid na si Percy at ang middleman na si June Villamor. Matatanda ang naghain ng abogado ni Bantag ng inhibition upang mailipat ang pagdinig ng kanyang kaso sa ombudsman nang magkaroon anya ng patas na pagbibitis. Ngunit, hindi ito pinagbigyan ng korte dahil sa kawalan ng merito o katotohanan. Pang-antalain muna yung investigasyon at sila ay makapag-prepare pa kung ano pang alibay ang kanilang dapat gawin sa mga panahong ito. Pero sa ganang amin, sa ganang po ng aming pamilya, ay isa lang naman ang pinakikiusap namin dito kay Ginoong Bantag.
sagutin niya na lang sana yung mga allegasyon. Mm-hmm. At tapos sa korte na lang natin tignan kung yung mga sagot niya ay may timbang sa paningin ng mga ng huwes at ng taong bayan na rin na magbibigay ng kanilang mga opinion dito. Susunod sa ibayong balita, karagdagang 102 distressed OFWs galing Kuwait napauwi na sa Pinas ayon sa OWA. At sa ating Consumer Watch, tatlong araw bago ang Chinese New Year, presyo ng tikoy tumaas na. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Ng SSS ang 1% na dagdag kontribusyon nito ngayong taon. Ito ay sa kabila ng panawagan na huwag ituloy ang dagdag kontribusyon dahil unti-unti pa lang umaahon ng sektor ng paggawa dahil sa pandemya. Ibig sabihin mula 13% ay aakyat sa 14% ang magiging kontribusyon sa SSS. Gayunpaman, nilinaw ng state-run pension fund na employers ang papasan nito at hindi ang mga manggagawa. Makatutulungan nila itong masiguro ang mas magandang serbisyo sa mga miyembro at magiging matatag ang state-run pension fund. Ilang araw bago ang Chinese New Year, tumaas na ng bahagya ang presyo ng tikoy. Bunsod ng mataas ring presyo ng mga sangkap nito. Gayunpaman, hindi ito alintana ng ilang consumer dahil minsan lang naman daw ito sa isang taon. May balitang A to Z si Ace Cruz. Tatlong araw bagong Chinese New Year, mabenta na ang tikoy sa Chinatown sa Binondo sa Maynila. Pinaniniwalaan kasi itong maswerte ng mga ka-A2Z nating Filipino-Chinese na handa sa pagsalubong ng Chinese New Year sa lagkit itong dala na simbolo ng matibay na samahan ng pamilya at ating mga mahal sa buhay. Yun nga lang, tumaas ng bahagyang presyo ng tikoy dahil sa taas ng ginagamit sa paggawa rito. Gaya halimbawa sa kilalang Chinese delicacy store na ito, 5 pesos ang dagdag sa panindang tikoy. Kaya ang small size na tikoy nito na dating 175 pesos, ngayon 180 pesos na. Hindi naman anila lang pwedeng isaalang-alang ang kalidad ng produkto para makatipid. Nagkaroon ng konting-konting adjustment. No? Siyempre, halos lahat talaga ng bilihin ngayon, pati mga ingredients namin tumaas eh. Sa ingbitin, ayaw natin mag-compromise ng quality. So kahit pa parang nag-adjust tayo ng konti sa presyo. Bagay na hindi iniinda ng ilang consumer. Okay lang dahil lahat naman mataas eh. Diba? 5 pesos lang. Yun nga sibuyas, ang laki ng taas eh. Kinakailangan natin sumunod kahit mahal yan. Palibasat yan ay nasa traditional, pwedeng-pwede natin kahit mahal yan. Ang ilang humahango nga ng produkto, hanggang 30 pesos pa ang taas presyo. Kaya't napipilitan silang kumuha ng mas murang brand. Yung mga dati pong brand na talagang binebenta ko, ang laki ho ng tinaas. Kaya napilitan ho ako maghanap ng mga medyo mura-murang brand. Kasi yun yung hanap ng consumer ngayon. Eh kaso kahit ho mamura-mura, namamahalan pa rin ho sila. Bukod sa tikoy, mabili na rin ang ilang pampaswerte gaya ng mga panabit, gaya ng mga palin na ito na 3 for 100 pesos. Mga gabi, pinya at iba pa na 80 pesos pataas depende sa timbang. Inaasahang tataas pa ito ng hanggang 10 pesos habang papalapit ang Chinese New Year sa Linggo. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Iniyak ng OWA na magiging maayos ang pagpapauwi sa natitira pang distressed OFWs mula sa Kuwait. Habang Senator Ontiveros, pinag-iingat ang mga nais magtrabaho abroad laban sa crypto scam human trafficking. May balitang A to Z overseas, si Billy Torres. Nagkipagpulong si Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Arnel Ignacio kasama si Undersecretary of the Department of Migrant Workers Hans Leo Kakdak at ilang pang opisyal sa Public Authority for Manpower Officials at Filipino Community Leaders sa Kuwait. Ito ay para paigtingin pa ang ugnayan ng nasabing bansa at ng Pilipinas sa migration. Layo ng OWA na tiyaking maayos ang sitwasyon ng mga distressed overseas Filipino workers doon. Ibinahagi ni Ignacio na karagdagang 102 OFWs ang mapapauwi ngayong araw mula sa higit 400 individual na target ma-repatriate hanggang sa katapusan ng buwan. Bukod pa rito, tinutugunan na rin ang ahensya ang shelter issues ng mga naturang Pinoy na naipit sa Kuwait.
Pinag-iingat ni Senator Rizzo Hontiveros ang mga Pinoy na planong makapagsapalaran sa ibang bansa laban sa mga illegal na recruiter na nangihikayat sa trabahong customer service agents, partikular na sa Cambodia at Myanmar. Kasunod yan ang mga napaulat na biktima ng crypto scam human trafficking. Nananatili kasi anyang aktibo ang operasyon ng tinawag nitong Chinese Mafia sa Phnom Penh, kung saan sa pilit ang pinagtatrabaho ang mga biktima sa pamamagitan ng pang-scam sa mga residente sa US at Canada. Sa kasalukuyan, 8 Pinoy na nabiktima ng human trafficking sa Cambodia ang inasikaso na ng Philippine Embassy para ma-repatriate kasunod ng panawagan ng senador. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Bigo sa second round ng Australian Open si Spanish tennis star at defending champion Rafael Nadal. Ito'y matapos na talunin siya ng Amerikanong si Mackenzie McDonald sa score na 6-4, 6-4, 7-5. Ito na ang pinakamalaking upset at pinakahindi magandang Grand Slam result sa loob ng 7 taon. Nagkaroon pa ng medical timeout si Nadal matapos na masaktan ang kanyang kamay. Gayunpaman, hindi makapaniwala si McDonald sa resulta ng harapan nila ni Nadal. Sa aming pagbabalik, 8 personalidad na pinarangalan sa 17th edition ng Eastwood City Walk of Fame. Kilalanin. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Showbiz balita, 8 personalidad mula pelikula, telebisyon, radyo, musika, teatro, news and public service, sports at maging social media ang pinarangalan sa 17th edition ng Eastwood City Walk of Fame nitong Miyerkules, January 18. Kabilang sa mga tumanggap ng 5-point Brass Star mula sa Herman Moreno Foundation sa Hollywood-inspired Walk of Fame event ay ang TV actress na si Maha Salvador, 2020 Tokyo Olympics weightlifting gold medalist Heidi Lynn Diaz, at National Artist for Film and Broadcast Arts Ricky Lee. Kinilala rin sa prestigyosong event ang veteran entertainment reporter na si Mario Dumawal para sa News and Public Affairs, singer na si Janet Basco para sa musika, broadcaster na si Jerry Baha para sa radyo, at internet sensations na si Rance Kyle at Niana Guerrero para sa social media. Ang mga kaanak naman ng yumaong National Artist for Theater na si Tony Mabesa ang tumanggap ng posthumous award para sa kanyang mga kontribusyon sa teatro. 2005 nang magsimula ang Eastwood City Walk of Fame event ng yumaong Herman Moreno para bigyang parangal ang mga personalidad sa kani-kanilang propesyon. Congrats! At para naman sa ating nakaka-good vibes na balita, sino nga ba ang mag-a-adjust? Ang amo o ang alagang aso? Yan ang hamong tanong ni Bon Garcia na isang fur mommy sa 2 cute na husky dogs. Sa mga larawang ibinahagi sa social media, kitang-kita na imbis na ang mga alagang aso ang nasa loob ng cage, nagpagawa na lang ito ng customized na kulungan para raw hindi na siya abalahin pa ng malilikot na alaga. Masyado raw kasing hyper ang mga ito kaya hindi uubra kung ikukulong. Kaya cage yourself na lang, ika niya. Dagdag pa nito, masaya naman daw siyang makita ang mga ito na malayang nakakapaglaro sa kanyang kwarto. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi sa amin. Sumali sa aming Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan kami sa aming social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang Amerikanang mang-aawit at composer na si Suzanne Vega. Ayon sa kanya, kailangan mong ipagtanggol ang iyong karangalan at ang iyong pamilya. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, pakialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!